Bispera sa anunsyo ng Korte Suprema, binakbakan ng Pangulo ang Vice Presidente kaunay ng no pay, no VFA statement ng Pangulo. Pati isang senador, di nakaligtas ang sagot nila sa pagsaksi ni Joseph Morong. You should not be opening your mouth while we are negotiating because maraming kasalanan ang Amerika sa atin. Muli na namang minaliit ng Pangulo ang kakayahan ni Vice Presidente Lenny Robredo mahigit isang taon bago ang presidential elections. Kinakabahan ako if by chance ma-presidente ka, if by unfortunate chance you become the president. Please study more. I think that you need a refresher course sa law. Sabi kasi ng bise, parang extortion ang bahayag ng Pangulo noong Biyernes nungkos sa Visiting Forces Agreement of VFA na nagbibigay daan sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. You want the Visiting Forces Agreement done? Well, you have to pay. Kaya kagabi sinumbata ng Pangulo si Robredo. How can you say extortion na karaming utang ng Amerikano sa atin? Hindi malinaw kung ano eksakto ang utang na sinasabi ng Pangulo, pero ang pinupunto ng palasyo, kung ikukumpara sa ibang bansang kaalyado ng Amerika, maliit ang tulong na napupunta sa Pilipinas. Payment is generic. It can be anything. No? What our demand is, we will give it. But right now, I think it's premature. Kanina, sumagot si Robredo sa banat ng Pangulo. Hindi naman siya yung magdidesisyon kung qualified ako o hindi. Pero yung taong bayan yung magdidesisyon. Hindi ko naman dedepensahan yung sarili ko. Pero yung sa akin lang, makakabuti sa atin lahat pag nakikinig. Pag nakikinig sa mungkahi, nakikinig sa pagpansin ng ibang mga pulisiya. Binanatan din ng Pangulo ang hirit ni Lacson na hindi bansa ng mga mangingikil at hindi mukhang pera ang Pilipinas. Wala raw papel ang mga senador sa VFA issue. Ang pahaging kay Lacson ay kasabay ng paglitan niya laban sa bise na magbasa ng konstitusyon. Bingo ko sa iyo na you have nothing to do with this. Next time, consult a lawyer in your office. Bagamat walang eksaktong nakalagay sa konstitusyon ang Pangulo, ang chief architect ng foreign policy, pero sinusuportahan ito ng mga nakaraang desisyon ng Supreme Court. Pero sabi rin ng Korte Suprema, mismong konstitusyon ang naglalagay ng limitasyon sa kapangyarihang ito, bagay na ipinunto ni Lacson sa panibagong tweet. Lahat daw ng treaty na papasukin ng Pilipinas magiging epektibo lamang kapag nag-concur ang two-thirds ng Senado. Pero totohanin ba ng Pangulo ang sinasabi niyang no pay, no VFA? At paano ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na pumapayag sa paggamit ng Amerika sa mga pasilidad ng AFP at sa pagpreposition ng mga gamit ng Amerika na pinagtibay na noon ng Korte Suprema? Sabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi naman raw ipapawalan ng bisa ang EDCA o yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yung VFA naman o yung Visiting Forces Agreement, bagaman inabrogate o pinutol na, ay suspendido naman pansamantala ang desisyon na yan. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.